Praise the Lord. Glorify the name of God. Hallelujah. Maraming salamat muli, Lord. At kami binigyan mo muli ng pagkakataon, mga kapatid, na magkasama-sama sa pagninilay ng mga mabuting balita. Praise the Lord. Mga kapatid, sama kayo naroon. Binabati ko po kayo ng masaganang pagninilay. Ano? Maligayang pagninilay, mabiyayang pagninilay, matagumpay na pagninilay. O, purihin ang Panginoon. Balik tayo sa live streaming sa FB. At na saan man kayo naroon, saan man sulok ng mundo kayo abutin ni Lord, tayo po'y pinagsasama-sama sa kanyang presensya sa pamagitan ng internet at yan ay plano ng Panginoon. Kaya simulan muli natin ito, mga kapatid, saan man sulok ng Pilipinas kayo naroon at sa buong mundo, magkaisa tayo na magnilay ng mabuting balita sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito na ibinigay mo muli sa amin upang kami magnilay ng iyong mga salita. Dalangin namin, Panginoon, na muli iunat mo po ang iyong mapagpala at mapaghimalang kamay sa aming lahat upang, Lord, ang kalooban mo, ang plano mo ang siyang maganap. Ikalugod mo nawa, Panginoon, ang aming pagninilay at, Lord, dalangin namin nga na ang lahat ng mga may karamdaman sa pakikinig pa lamang, sa pagninilay pa lamang, Panginoon, ay magsigaling na. At yung aming inihandang tubig, mamaya, Panginoon, ay daluyan niyo po ng iyong biyaya ng pagpapagaling, kapangyarihan niyo na magbago ng isipan, puso, kalooban, Panginoon, at magbigay ng kapayapaan doon sa mga walang kapayapaan at kalakasan ng loob doon sa mga nanghihina. Ama, at dalangin din namin, Panginoon, sa pagtatapos mamaya, Panginoon, ay tugunin mo nawa ang lahat ng aming mga pangangailangan ayon sa iyong banal na kalooban. Ama, muli ito'y dalangin namin ng may pasasalamat at inaangkin ang tagumpay muli, Panginoon, ang aming pagninilay sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus na kaysa mo naghahari at ng Espiritong Banal noon, ngayon, at magpakailanman. Amen at amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, amen. Praise the Lord. Glorify the name of God. Okay. Ang nais ko pong i-share sa inyo, mga kapatid ko sa Panginoon, ay hahanguin ko po sa Luke chapter 18, verses 1 to 8. Okay. Ito po, pakinggan nyo mabuti, mga kapatid. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa lungsoding iyon ay may isang biuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon, ngunit na magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala, baka mainis pa ako sa kapupunta niya rito. At nagpatuloy ang Panginoon. Pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa mga minamahal niya na dumaraing sa kanya araw-gabi. Sila kaya'y paghihintay niya ng matagal, sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita pa kaya siyang mga taong sumasampalataya sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Praise the Lord. Glorify the name of the Lord. Okay. Gusto ko pong pamagatan ito na how's your prayer life? Nangungumusta si Lord. Kumusta na yung ating prayer life o yung buhay pananalangin natin? Alam nyo kasi ang pagdarasal o pananalangin, pakikipag-usap sa Panginoon, ay ito po ay isang malaking bahagi. O actually, pinakamalaking bahagi ng buhay Kristiyano. Kung paano natin pinalilipas ang ating araw, ang ating oras, mga kapatid, mahalaga na hindi nasasayang yan. Sa halip na sayangin natin, ay iukol natin sa pagdarasal. At actually, mga kapatid, dapat lang mayroon talaga tayong devotional prayer. Sa totoo lang, mga kapatid. Okay, now,
unawain po natin ito. Ano ba ang nagagawa o anong kahalagahan nitong prayer sa atin kapag tayo nagdarasal bilang mga Kristiyano? Dear brothers and sisters, tandaan natin, napakahalaga nito, no? Okay. Ito ang unang ginagawa, pinatatatag nito ang ating pananampalataya. Pinatatatag nito ang ating relasyon sa Diyos. Oh, kaya nga sabi doon sa Bible eh, ang ating daw katawan ay mahina, ngunit nadyan ang Espiritu, kaya manalangin daw tayo nang tayo hindi magtalo ng tukso. Ibig sabihin, anumang dumating sa atin na circumstance, o mga pagkakataon, pangit man o maganda, hindi tayo nadadala niyan, kundi mga kapatid, ang pananalangin ang magpapatatag sa atin. Amen? Okay, sabi nga sa Matthew chapter 14 verse 23, matapos niyang paalisin ang mga tao, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Okay, si Jesus po ang tinutukoy dito. Tingnan niyo, si Jesus na nga eh, para maipakita niya, ganito ang dapat na relasyon natin sa Diyos, sa ating Ama. Lagi tayo nagpipray. Lagi tayo natin kinakausap sa Lord. The more na kinakausap natin ang Panginoon lagi, the more na nakikipag-ugnayan tayo sa Panginoon, mas pinatatatag nito ang ating relasyon sa Diyos. Amen? Kaya wala po kayong makikita ang mga matatagumpay na Kristiyano na tamad manalangin. Lahat po ng mga matatagumpay, matatatag, matitibay na mga Kristiyano ay yung mga mapanalanginin. Wala pa ako nakita o nabalitaan kahit sa Bible na mga taong naging banal, naging kalugod-lugod sa Panginoon, sinamahan ng Diyos na tamad manalangin. Amen. Kumusta ka kapatid? Kumusta ang iyong prayer life, ang iyong buhay pananalangin? Tandaan natin, napakahalaga niyan. Amen? Okay. Isa pa na naidudulot ng prayer sa atin ay ito. Ha? Pinapawi nito ang ating mga kabalisahan. O, tingnan nyo, kapag tayo ay may mga problema, sa halip na tayo ay mabalisa, mga kapatid, subukan nyo mag-pray. At makikita nyo, habang nagpipray kayo, nawawala yung kabalisahan nyo. Yung pala nasa Bible yun. Sinabi pala ni Lord. Amen. Tingnan nyo, ha? Sabi dito sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawa ng tao ang siyang mag-iingat. Ha? Siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Habang tayo pala nagdadasal, nakikipag-isa tayo sa Panginoong Jesus. Tama nga naman, kasi nakikiugnay tayo eh. Nakikipag-isa tayo. At yung kapayapaan naman daw ng Panginoon ang ibibigay sa atin. Oo. Talaga namang totoo ito eh. Kapag kayo may problema, sa halip na kung saan sa kayo magpunta at mag-hysterical kayo or manisi kayo ng kung sino-sino, subukan nyo lang pumasok sa kwarto and then saka kayo magdasal. Kung gaano kahaba ang iyong pagdarasal, kung gaano kahaba yung oras na in-spend nyo in prayer, tandaan nyo po, doon pa lang meron na kayong kapayapaan. Doon pa lang napanatag na kayo. Amen? How much more kung ibubuhos pa, tutuparin pa ng Panginoon yung kanyang sinabi na ang kapayapaan ng Panginoon ang mag-iingat sa ating puso. Amen? Okay. Praise God. So, pangatlo, nagiging daan ito upang magkaroon tayo ng aasahan sa Diyos. Siyempre, kapag tayo nananalangin, mayroon tayong aasahan. Di ba? Sinabi ng Panginoon, mag-pray tayo. Tama? Ayan, sabi ng Panginoon, tingnan nyo ha. Jeremiah chapter 33, verse 3, sabi doon, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita. O, di may aasahan, tutugunin kita. At ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. O, may aasahan tayo kapag tayo nagpipray. Kaya, para lagi tayo may aasahan, pray pa more. O, yan. Amen? Pray pa more. Huwag kayo manginawa sa pananalangin. Kasi nga, iyan ay buhay na natin bilang mga anak ng Diyos. Nakikipag-ugnay sa Panginoon. At grabe naman ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Ano? Okay.
Next, ito. Sabi sa Luke chapter 11, verse 9 to 10. Tingnan nyo, ha? Kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo ay bibigyan. O, di may aasahan tayo. Tama? O. Humanap kayo at kayo'y makatatagpo. Kumato kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap at ang bawat humahanap ay makatatagpo at ang bawat kumakato ay pagbubuksan. O, kaya may aasahan tayo. Every time na tayo'y mananalangin, sigurado yan, may maaasahan tayo. Ang hirap kaya nang walang maaasa, lalo na sa mga sandali na gipit tayo, talagang dumaraan tayo ng mahigpit na pagsubok, napakahirap nang wala kang aasahan. But when you pray, tandaan po natin, may maaasahan tayo. Ikaw, kapatid, anong gusto mo? May maaasahan? Wala. Mag-pray. The more we pray, the more malaki ang aasahan natin. Tama? Ganun lang kasimple yun. Kaya yung tamad manalangin, walang kasiguraduhan yan na mayroong darating. Amen. Okay. Number 4. Sabi dito, ang isa pang nagagawa ng prayer sa atin, kapag tayo lagi nagpipray, nagiging daan ito ng ating paglilingkod sa iba. Pwede. O, di ba? Nagiging daan. Sa halip na yung ating mga mahal sa buhay, yung mga taong gusto nating ipag-pray, mga kapatid, kapag ipinag-pray natin sila, nakapaglilingkod na tayo. Nakapaglilingkod na po tayo. O, halimbawa, may mga may karamdaman, o, kung mayroong kayong kaibigan, kamag-anak, kapamilya, o kakilala na nangangailangan ng panalangin natin, mamaya, banggitin nyo habang tayo nananalangin. Amen? At sa sama-sama nating panalangin, kaisa nyo po ako at kaisa natin ang bawat kanilay ngayon natin. Tandaan po natin, napakalakas ng prayer ng mga nagkakaisa. Amen? Alam nyo kasi, kapag tayo nananalangin para sa iba, naglilingkod tayo, ang sabi ng Panginoon ito, Philippians chapter 2, verse 3 to 4, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Alam niyo si Hope, nanalangin hindi para sa kanyang sarili. Siya po ay dumaraan ng antinding pagsubok noon. Pag binasa niyo po yung aklat ni Hope, ang ginawa niya sa chapter 40-something, nakalimutan ko na yung exact verse doon. Alam niyo sa halip na sarili niya, ang pinanalangin niya lang, ang pinanalangin niya ay yung mga tao na nakapaligid sa kanya, na mga minsan umuusig pa sa kanya, ipinanalangin niya. Alam nyo, ang resulta, siya ang pinagpala. Oh? Siya ang kinahagbagan ng Diyos, kinalugdan ng Panginoon. Oh, ganun pala yun eh. Kasi, ikinalulugod ng Panginoon niya na nakakalaya tayo doon sa pansarili lamang natin. Kadalasan kasi, ang naging ugali na natin noon ay pag tayo nagdarasal, puro sa atin. Makasarili pa rin yun. Kaya kapag nagawa natin na unahin ang iba sa pagdarasal natin, yung kapakanan, yung intention ng iba, yung ikabubuti ng iba, ang ating ipinagdarasal, tandaan nyo po, kinalulugod ng Panginoon, kasi nakikita ng Panginoon na kinalilimutan na natin ang ating sarili at ipinaglilingkod natin yung ating panalangin sa iba. Amen? O, tanda natin, ano man daw ang ginawa natin sa ating kapwa, ay ginawa natin sa Panginoon. Amen? Okay, kaya kinalulugdan ng Diyos yan. Okay, na ito. Sabi dito sa Luke chapter 6, verse 28. Tingnan. Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nang-aapi sa inyo. Tingnan nyo. Iniuutos pala ng Panginoon na ipanalangin ang iba. No? Kaya nga sabi doon sa Bible, magpanalangin na daw tayo. Panalangin natin ang isa't isa upang tayo'y maging matatag at upang tayong lahat ay maging kahabagan at kalugdan ng Diyos. Amen? Okay, napakalaga niyan. At number 5 na nagagawa ng prayer, nagiging daan ito upang ng ating pagpapakabanal. Sabi ko nga sa inyo, wala naman naging banal, walang naging santo na hindi mapanalanginin, hindi prayerful. Lahat po na naging banal ay prayerful. Amen? Lalo na nga, kapag lagi nating panalangin, Lord, tulungan niyo po ako makasunod
Tulungan niyo po ako na magawa ko po ang inyong kalooban. Tulungan niyo po ako maging kalugod-lugod sa inyo. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na Lord, ikaw lamang ang mahalin ko ng higit sa lahat. Oh, di ba? Ay talagang at yan ang may kalooban ng Panginoon. Yan ang may gusto ng Panginoon. Kaya siguradong tutugunin tayo kapag kaya namang ating mga panalangin. Amen. Okay, sabi nga dito sa 2 Peter chapter 3 verses 10 to 11. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na narito ay mawawala. At dahil ganito, sabi ng Panginoon, at dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Oh, amen? Tanda natin, yung mga nangyayaring pandemic natin, yung mga kalamidad na yan, mga sinyalis na yan na malapit nang bumalik si Lord. Amen? Tandaan po natin, kaya iwan na natin yung mga luma nating pamumuhay. Magbabad tayo sa panalangin sapagkat ang pananalangin, tandaan po natin, ito ay isang daan ng pagpapakabanal. Amen. Tingnan nyo ha. Bakit? Sapagkat ang pagdarasal is an act of faith. Ito po'y isang gawa ng pananampalataya. Ang taong walang pananampalataya, huwag nyong asahan na maging prayerful. Ang tanging prayerful ay yung lumalalim ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya kapag ang isang tao'y madasalin, tandaan po natin na yung dasal na, hindi naman yung laging hingi na lang nang hingi. Ano? But of course, sabi nga natin, yung nakakalimutan yung sarili, na ipapanalangin ng iba, na papanalangin yung mga taong wala sa Panginoon, yung mga hindi pa nakakakilala, yung makakilala. Amen? Ito po'y daan ng pagpapakabanal. Yung the more we pray, amen. It is an act of faith. Kaya kapag ikaw malalim ang pananampalataya, ang kasunod niya, sigurado yan, madasalin ka. Amen. It is an act of humility. Diba? Ayaw ni Lord ng mataas ang kalooban. Ang gusto ng kalooban, ang gusto ng Panginoon ay mababa ang kalooban. At ang isang taong laging nagdarasal ay nagpapakita ng pagpapakumbaba niya sa Panginoon. Ipinapakita niyang wala siyang magagawa kung wala ang tulong ng Panginoon. Ipinapadama niya sa Panginoon na ang dependence niya ay sa Diyos. Eh, hindi siya nananangan sa sariling kakayanan o sa mundong ito, kundi sa tulong at habag ng Panginoon. Because everything, ang lahat ay grasya ng Diyos. Ang lahat ay awa at habag ng Panginoon. We are not worthy. Tandaan po natin. Hindi tayo karapat-dapat anumang biyaya ang ating hiningi, anumang biyaya ang kakailanganin natin sa ating buhay, hindi po tayo karapat-dapat sapagkat lahat tayo nagkasala, nagkulang, tumalikod sa Diyos. Amen po. Ngayon, kapag tayo po'y laging nagdarasal, ipinapakita po natin, ipinadarama natin sa Panginoon ang ating pagpapakumbaba na wala tayong magagawa kung wala ang habag at awa ng Diyos. Amen po ba? Okay, amen. Kaya nga sabi ng Panginoon sa James chapter 4 verse 6, sabi doon, God opposes the proud but gives grace to the humble. Oh, binibigyan daw ng Diyos kaaway daw ng Diyos ang mga mataas ang kalooban. Sino yung mga matataas ang kalooban? Yung mga hindi nagdarasal. Ang kanilang kinabukasan, yung kanilang ang pangangailangan ay iniaasa nila sa kanilang sarili. Ang iniaasa sa kanilang galing, sa kanilang talino, sa mga taong masasandalan nila. Amen? Oh, mga kapatid. Pero ang taong mababa ang kalooban, lagi yan nagpipray. Lagi nagpipray yan. Bakit? Alam niya sa sarili niya, wala tayong pag-asa kundi ang Diyos. Bakit? Sapagkat lahat ng kailangan natin nasa kamay ng Diyos. Kanyang lahat eh. Wala tayong pag-aaring iba. Magagawa niyang pigilan ang gusto niyang pigilan. Magagawa niyang mapangyari ang gusto niyang mangyari. Amen? Ang lahat ng bagay nasa control ng Diyos. Hawak ng Panginoon. Kaya kapag ang isang tao ay lagi nagdarasal, ipinadarama niya sa Panginoon na wala siyang ipinagyayabang, wala siyang ipinagmamalaki, at wala siyang pag-asa, kundi ang Diyos. Amen? Nawa, maliwanag po sa atin yun, ano, mga kapatid. At isa pa, ang pagdarasal ay tanda ng ating pagiging masunurin din. Kasi
Ah, pagpapakita na tayo sumusunod sapagkat sabi ng Panginoon sa ating binasa, magdasal tayo lagi. Sabi nga sa 1 Thessalonians chapter 5, sabi doon eh, pray unceasingly. Lagi kayong magdasal. Utos ng Panginoon, laging magdasal. Kaya kapag lagi tayo nagdarasal, tayo po'y sumusunod sa kalooban ng Panginoon, sa kanyang utos. It is an act of obedience. Amen. Kaya yan eh, talagang yan eh, ito'y daan ng pagpapakabanal eh, kapag ikay madasalin. Isa pa, it is an act of love. Tingnan nyo, kapag lagi mong kinakausap ang isang tao, pag mahal mong isang tao, sigurado yan, lagi mong kakausapin. Amen po ba? O, kapag love na love mo, nako, ayaw mo nang mapugkat sa pakikipag-usap sa kanya. Talagang lumilipas ang oras na hindi mo na mamalaya, nakikipagkwentuhan ka lang. Kahit walang kabagay-bagay yung ating mga pinagkukwentuhan, pero tumatagal tayo sa pakikipagkwentuhan because mahal natin yung kausap natin. Amen? Okay. Ganon din ang Panginoon. Hindi mo naman kailangan na kung ano-ano ang pagsasabihin sa Panginoon. Yung parang nakikipag-usap ka lang, nakikipagkwentuhan ka lang sa Panginoon. Yung pinifeel mo lang ba yung presence ni Lord na parang bagamat hindi mo siya nakikita, ini-imagine mong katabi mo siya at nakikipagkwentuhan ka siya. At ikaw ay giliw na makipag-usap sa Kanya. Ang tawag dyan ay meditational prayer. Meditational prayer. Kayo mine-meditate mo lamang, dinadama mo lamang yung presence niya at para bang, Lord, thank you, narito ka sa piling ko, salamat po, paano kaya kung wala ka? Ay sabi naman ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Diba sabi ng Panginoon sa Hebrews chapter 13 verse 5? So, wherever we are, na doon ang Panginoon, you can talk to Him. Hindi naman kailangan na ikaw ay nasa simbahan lagi para magdasal o kung saan pa mga banal na lugar. Hindi. Kahit tayo naglalaba, pwede tayo magdasal. Kahit tayo may ginagawa, nagluluto, pwede tayo makipag-usap sa Panginoon. Basta yung ating kamalayan na He is there, He is present wherever we are. Amen? Okay. Hallelujah. Kaya tingnan nyo mga kapatid ko sa Panginoon. Lahat ng mga banal, mga kapatid, ay wala nang inurasan ng pagdarasal. Yung pakikipag-usap nila sa Panginoon ay laging continuous. Kaya naiiwasan nila magkasala eh. Bakit? Sigurado maiiwasan mo ang pagkakasala kapag lagi ang kausap mo yung Diyos. Amen? Kaya pabanal ng pabanal. The more we pray, the more na pabanal tayo ng pabanal. Amen? Kasi maiiwasan na natin ang tumalikod sa Kanya eh. O maiiwasan natin ang gumawa ng masama. Bakit? Gagawa ka ba ng masama? May kausap kang Diyos? Amen? Okay. Okay, now ito, paano natin mapapaunlad ang ating prayer life? Kailangan nating paunlarin. Bakit? Kasi nga, mahalaga yan eh. Mahalaga. Buhay natin yan eh. Yan ang ating daan para tayo'y lalong mapalapit sa Panginoon. Amen? Kaya dapat pinapaunlad natin yan, dinidevelop natin, pinapaunlad, pinapasigla, ginagawang aktibo. Amen? Okay. Papaano? Unang-una, ay maniwala tayong napakahalaga nito. Sobrang halaga. Kapag pinaniwalaan natin sobrang halaga ito, sigurado yan, pag-uukulan natin ng panahon. Pag-uukulan natin ng pagpapahalaga sapagkat mahalaga nga eh. Amen? Pero kung sa atin hindi masyadong mahalaga at lagi nang sinusunod natin yung takbo ng mundo, sabi natin ay, naunawa naman ni Lord yan kasi ganito. Nako, yan ang gustong-gusto ng Diablo, ang hindi ka magdasal. Ay nako, yan ang gustong-gusto niya sapagkat magagawa niya ang kanyang plano kapag hindi tayo madasalin. Amen? Okay. Sabi dito sa Luke chapter 18 verse 1, isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat, tingnan nyo, na dapat silang laging manalangin. Tingnan nyo. So, mahalaga. Ay, dapat nga eh. Lagi pa. Kuha nyo? Kaya kapag itinanim natin sa isipan at sa puso natin na ito'y napakahalaga, magagawa natin paunlarin ang ating buhay, pagdarasal o pananalangin. Amen? Our prayer life. Amen? Okay. Pangalawa, hangaran nating umunlad ang ating prayer life. Oo, nakita nga natin, naniwala nga tayo na ito'y napakahalaga, pero wala ka namang pagmimiti. Kasi yung decision, nagsisimula sa desire. Sa pagmimiti,
yung ating desisyon, kung ano yung isa sa katuparan natin yan, nagsisimula yan sa desire o yung pagmimiti. Yung nagkaroon tayong pagmimiti sa ating puso. Hanggat wala yung pagmimiti na yon, hindi tayo makapagdidesisyon na gawin ang tama at nararapat. Amen? Kaya, dapat mayroon tayong pagmimiti. Tingnan nyo ha, sabi sa Luke chapter 11 verse 1. Minsan, nananalangin si Jesus sa isang lugar, nagpipray si Jesus. Nang siya makatapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. O, tingnan nyo, may desire. Turuan po. Kaya tinuruan sila. Alam nyo ang itinuro ni Jesus kapag binasa niya natin yung Luke chapter 11? Ang itinuro ng Panginoon ay yung The Lord's Prayer. Yung Ama Namin. Actually, titingnan natin yan, hindi yan The Lord's Prayer kundi The Children's Prayer. Panalangin ng mga anak ng Diyos. Kaya Ama Namin. Ibig sabihin yung anak tumatawag sa Ama. Amen? So, yan, kung ating pagninilayan ay the children's of God's prayer. Oh, di ba? The children of God's prayer. Okay, kung ikaw ay anak ng Diyos, yan ang dapat na lagi nating dinadasal. Bakit? Yan ang itinuro ni Jesus eh. Amen? Ang liwaliwanag niya, tinuro ni Jesus yan. Kaya powerful yung prayer na yan. At since then, noon pa, hindi masusulat yan kung hindi yan minememorize ng mga apostol noon. Amen? Hindi masusulat yan kasi bago nasulat ang Bible ay 54 AD na nung nasulat ang Bible. Amen? Yung mga una, hindi pa yung gospel ang una. Di ba? Amen po. Maliwanag po ba mga kapatid ko sa Panginoon? Kaya ibig sabihin, from the time of Jesus, year 33 AD, mga kapatid, pinipray na ng mga apostoles yan, ng mga mananampalataya. Kaya noong 54 AD, mga kapatid, naisulat na nila yan. Nagawa nilang isulat yung panalangin na yan. Amen? Bakit? Minimorya na nila yan eh. Bakit? Eh, si Jesus ang nagturo eh. Okay, now, ito, mga kapatid. Number three, paano uunlad ang ating pananalangin o buhay pananalangin? Hingin natin ang grasya o tulong ng Espiritu Santo na magkaroon tayo ng gana sa pananalangin. Alam nyo kasi, kapag wala tayong gana, kasi grasya yan eh, grasya. Kaya nga sabi sa Romans chapter 8, verse 27, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng mananarapat. Kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. Yun. Andun yung intervention, ng Panginoon, ng Holy Spirit. Kasi pangako ng Panginoon, susugo niya ang Holy Spirit. Amen? So, hingin natin sa Holy Spirit. Holy Spirit, teach me. Bigyan mo naman ako ng siglang manalangin kasi medyo tinatamad ako. Yan, okay? Maliwanag. Mukhang iba na ang laman ng puso ko. Ayan, Lord, tulungan mo ako. Empower mo ako. Pasiglahin mo, i-refresh mo yung aking puso na magganahang manalangin. Amen? O yan, hingi tayo ng tulong. Kasi sinabi ng parang, humingi kayo at kayo bibigyan eh. Di ba? O, maliwanag po ba? Okay. And number four, paano natin magagawa na sumigla o mabuhay o umunlad ang ating buhay pananalangin, ang ating prayer life. Number four is iwasan nating maging attached sa mga makabundong bagay. Yung maging attached. Ibig sabihin na maging attached, mga kapatid ko, yung bang yung masyado tayong mas mahal natin ang mga bagay-bagay dito kaysa higit na nararapat yung pagpapakabanal o yung pananalangin. Hindi talaga, sabi nga, you cannot serve two masters at the same time. Talaga, you will despise the others and love the other. Sabi ng Panginoon yan, sa Matthew. Sabi doon, sabi kung saan daw, sabi sa Biblia, sapagkat, sabi sa Luke chapter
12 verse 34, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan ay naroon din ang inyong puso. Pag sinabing kayamanan, ito yung mga pinapahalaga natin. Kapag sobra tayong pinapahalagahan natin ang mga bagay dito sa mundong ito, lalo negosyo natin, ikabubuhay natin, yung mga bagay-bagay dito sa mundong ito, nalilipas na matiiwan natin sa ayaw at sa gusto natin sa takdang panahon, tandaan po natin, hindi tayo uunlad sa ating buhay panalangin. Bakit? Sapagkat mas talagang hahatakin tayo noong pagpapahalaga sa mga makamundong bagay. Kasi nakakaakit talaga yan eh. Sa totoo lang, aakitin ka niya. Bakit tayo madaling maakit niyan? Sapagkat talagang yun ang kahinaan natin. Meron tinatawag tayong sinful nature. Yung kalikasan natin na mas madali tayong mahatak ng sanlibutan kaysa manindigan kung ano ang magpapabanal sa atin. Amen? At sinabi po natin kanina, pinag-aralan natin, ang pananalangin ay daan ng pagpapakabanal. Ay ayaw talaga ng Diablo na pabanalin tayo, bumanal tayo. Sapagkat pag tayo bumanal, ibig sabihin nito, nakikipag-isa na tayo talaga. Yung nakikipag-isang mismo tayo. Ang Diyos ay banal. Kapag ikaw ay nagpapakabanal, nakikipag-isa ka sa Panginoon. Amen? At kapag nakipag-isa ka, syempre, masisigurado yung iyong kaligtasan, yung buhay na walang hanggan. Iyan ang ayaw ng Diablo. Ang gusto ng demonyo ay tayo makasama niya sa kaparusahang walang hanggan sa impyerno. Kaya sisirain niya yung buhay panalangin natin. At gagawin lagi niyan, aakitin tayo na ang ating puso at isipan ay ma-focus sa mga bagay-bagay dito sa mundong ito na isang araw naman, mga kapatid, ay iiwan natin. O, totoo po yan. Kaya minsan, yung isang tao pinapahintulutan ng Panginoon magkaroon ng matinding karamdaman para ipakita sa kanya na hindi talaga mahalaga itong mga pinag-aabalahan mo dito na halos diyan ka na nagkakasakit, diyan ka na nalilipasan ng gutom, diyan ka na nauulanan, naaarawat, nauulanan diyan, o humihina na resistensya, diyan ka na nakakalangap ng napakaraming usok. Kaya nagpapahina sa iyo, hindi mo alam na isang araw, iiwan mo rin yung mga pinagkakabalan mong yan. Ayaw kasi ng demonyo na magtitiwala tayo sa Panginoon. Amen. Ayaw ng demonyo na gagamitin natin yung the power of prayer para tayo ay umasa sa Panginoon na ang Diyos ay minakalaan para sa kanya mga anak na nagsusumikap magpakabanal. At ang isa nga sa pagpapakabanal ay ang pananalangin. Ang pakikipag-ugnay lagi sa Panginoon. Ang pakikipag-niig, pakikipag-usap lagi sa ating Panginoon. Amen. Okay, now mga kapatid ko sa Panginoon, ha? At ito ha, kaya nga, at ito ha, mga kapatid, number 5, okay, ulitin ko yung Luke chapter 12 verse 34 para magandang inuulit-ulit, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan ay naroon din ang inyong puso. Pag sinabing kayaman, yung pinahahalagan mo, yung tinitreasure mo, ano ba yung tinitreasure mo, di ba? Pwede rin pamilya, di ba? Pag pamilya ang tinitreasure mo, mga kapatid ko sa Panginoon, babad ka yan, malalam ang iyong pagkilos araw-araw ay matutuon para sa kanila, o kaya naman, para sa sarili. Ang ako'y ma-promote, ako'y magkaroon ng power, ako'y makilala, ako'y matanyag, ako'y magkaroon ng ganito, ako'y magkaroon ng ganyan. Oh, kapag dyan na na-focus ang ating puso at kalooban, tandaan po natin, where your treasure is, there your heart will be also. So, no prayer yan. Tiyak na tiyak, mababawasan ang ating oras ng pananalangin at may mga pagkakataong hindi na nga nagdarasal at darating ang oras na ikinahihiya na ang magdasal. Amen? Okay. At panghuli, ito, number 5, maki-join tayo sa mga prayerful na tao. Yung makasama tayo doon sa mga, kumbaga sa ano, makipag-tandem-tandem tayo doon sa mga prayerful na tao. Yung mga kapatid na mapanalanginin, alam mo, madasalin, palasimba, amen? Paladebosyon, yan. Kapag ikaw, yan ang kinakaibigan natin, sigurado yan, mahahawahan tayo ng pagiging madasalin. Amen?
Pero kapag ang ating laging kasama, mga kapatid, ay lakwatsero. Amen. Laging yung kalayawan sa mundong ito, di ba? Kasiyahan, ang ating kaibigan, ay nako, party-party. Nako, ay sigurado yan. Mahawahan ka din yan. Dati prayerful ka. Pero ba darating ang oras, hindi ka na prayerful. Mababawasan na yung oras ng pananalangin mo. Amen? Okay. Kaya napakalaga na tayo ay yung napakalaga na pumipili tayo ng mga kaibigan natin. At maggagawa na din lang tayo, hahanap din lang tayo ng kaibigan, yung prayerful na kahit na hindi yan mayaman, their brothers and sisters, kapag yan ay mapanalanginin, sigurado yan, ipapanalangin ka, lagi ka rin ibibless ng Panginoon dahil sa panalangin niya. Amen? Okay, siyempre, sinong unang ipapanalangin niya? Eh di yung laging kaibigan niya, yung laging kasama niya. Tama? Okay, so mga kapatid, nawa sa oras na ito, tayo po ay lalapit muli sa Panginoon at gagamitin natin yung prayer na ito. Handaan nyo yung tubig nyo, ha, mga kapatid, sapagkat ang Panginoon muli magpapala sa atin. Manalig tayo. Ha? Tandaan po natin, yung nagkakaisang prayer, you know, katulad ngayon, may kaisa nyo, marami tayong kaisa ngayon sa prayer, nagkakaisa ngayon. Kaisa nyo ako, ano man yung prayer nyo, kaisa nyo po ako. Di ko man alam yan, pero kasama nyo po ako, kaisa nyo po ako sa prayer. Amen? At ako'y naniniwala, sabi ng Panginoon, saan man may nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anumang bagay sa panalangin, ito'y pagkakaloob ng ating Amang nasa langit. Amen? Okay? Hallelujah! So, lumapit tayo sa Panginoon, sa ngala ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen? Ama, kami po'y narito, nagpapakumbaba sa inyong banal na harapan. Inaamin po namin, Panginoon, marami kaming pagkukulang. No, kung ang pag-uusapan, Panginoon, yung paglalaan ng oras sa pananalangin, Lord, patawarin nyo kami sa mga sandaling sinayang lamang namin ang oras na dapat ay iniukol namin sa iyo. Sa mga sandaling inubos namin yung oras, ginugol namin yung oras sa mga walang kabuluhan, Panginoon. At higit pa nga ay yung mga sandali na ginugol namin ang oras at sandali namin sa galit, sa hinanakit, sa puot, sa inggit, sa pakikipagtsismisan, paninirang puri. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung yung oras na dapat ay iniukol namin para sa iyo, para ikaw ay purihin, sambahin, Panginoon, kausapin, Lord, pakinggan ang iyong mga mensahe, pero ginugol namin sa walang kabuluhan. At hindi lang sa walang kabuluhan, kundi sa mga bagay na kontra pa sa iyo. Kaya patawarin niyo po kami, Panginoon. Linisin mo nawa kami, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan sa lahat ng aming karumihan. At pagindapatin mong muli kami, Panginoon, na tumanggap ng biyaya mo buhat sa iyong napaka mahabaging puso, napaka buting puso, napaka mapagmahal na puso. Patawarin mo nga kami, Panginoon, mahabag po kayo sa amin, lahat ng mga may karamdaman ngayon. Ama, pinagmamakaawa ko po sila sa iyo bilang mga lingkod mo. Kaisa po nila ako sa kanila mga panalangin na pagalingin mo po sila. Mahabag po kayo. Nananalig po akong ang kanila mga karamdaman ay napakadali lang para sa iyo na ito ay pawiin, burahin, Panginoon, tunawin, anuman ito. Lord, mula ulo hanggang talampakan, sa dugo, sa buto, sa laman, sa balat, ano man yung karamdaman na yan, Panginoon. Sakit sa tenga, sakit sa mata, sa ilong, sa bibig, sa lalamunan. Lord, ang COVID-19 na yan. Lord, we pray, Lord, in the name of Jesus, mahabag po kayo, maawa po kayo. Nananalig po kami, kayo po ang dakilang manggagamot at walang karamdaman na hindi mo kayang pagalingin. Madaling-madali lang yan, Panginoon. Lalo pangat kung ikukumpara ito, Panginoon, sa iyong walang hanggang kapangyarihan, napakaliit lang ng karamdamang ito para pagalingin mo ang aking mga kapatid. Mahabag ka po, maawa ka po, Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Mahabag po kayo, Panginoon. Lalo doon sa hirap na, Panginoon. Please, mahabag po kayo. Kahit hindi po sila ang may karamdaman, pagpalain mo po yung tubig na iyan, O Diyos, sipuin mo po iyan, Panginoon, ilubog mo ang kamay mo dyan,
aming o Diyos, dyan sa tubig na yan at gawin mong instrumento ng iyong pagpapagaling, Panginoon, in the name of Jesus. Daluya mo ng bagong kalakasan, bagong sigla, kapayapaan, kalakasan ng loob, Panginoon, sa mga nangihina. O God, sa sandaling ito'y mainom nila, Lord, please palakasin mo ang kanilang pananampalataya, palakasin mo ang kanilang physical na katawan, Panginoon, in the name of Jesus, in the name of Jesus, pawiin at burahin ang lahat ng karamdaman na makakainom nito, maging cancer man yan, maging leukemia man yan, diabetes man yan, o anumang malulubhang karamdaman, Panginoon, naniniwala po kami, wala pong bagay na mahirap sa inyo, Panginoon. Kung nung ikaw'y nabubuhay pa dito sa lupa, kung yun ngang laway o kaya yung putik ay ginagamit mo, Panginoon, para magpagaling ng mga may karamdaman, gaano pa kaya, Panginoon, itong tubig na simbolo ng buhay, ikaw po ang nagsabi, ikaw ang tubig na nagbibigay buhay, nawa o Diyos, sa sandaling gamitin nila ito, sandaling inumin nila ito, ikaw nga ang pinapatuloy nila sa kanilang buhay, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Panginoon, maraming marami pong salamat. At yung mga may kapatid kong mga namumroblema sa financial, may mga kaguluhang na pasukan, Panginoon, palayain mo po sila, kayo po ang magbigay ng solusyon. Sa Panginoon, alam namin, marami kang pamamaraan para makalaya ang aking mga kapatid. Marami kang pamamaraan para ang mga kapatid ko, Panginoon, ay magkaroon ng kapayapaan, ng kalutasan ng kanilang mga problema. Kaya isinasamo ko po, Lord, ng buong pagmamakaawa sa iyo, Panginoon, please. Lalo yung hirap na namang problema para sa kanilang anak, Panginoon, please, mahabag po kayo. Maawa po kayo. Kayo po ang makakahipo sa kanila para sila, Panginoon, ay magkaroon ng bagong buhay, bagong liwanag sa kanilang buhay, Panginoon, at sila man ay sumamba rin sa iyo. Ama, salamat po, nananalig po kami sa mga oras na ito. Bumubuhos ang biyaya mo, Panginoon. Mga kapatid, tanggapin natin ang mga biyaya, ang kagalingan, kapayapaan, kagalakan, kalayaan na ipinagkakalo, binubuhos ng Panginoon para tayo lalong magpuri sa Kanya, lalong magluwalhati sa Kanyang dakilang pangalan. Let us receive all these blessings in the name of Jesus, especially the healing from head to foot, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Panginoon, hayaan mo pong pasalamatan ka na namin ngayon. Nananalig kami, Panginoon, na ganap ito ngayon. In the name of Jesus, sa ngalan ng iyong anak na sa Jesus, na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen at amen at amen. Maraming marami pong salamat, Panginoon. Sa ngalan ng iyong anak na sa Jesus, pupurihin ka namin, sasambahin, magpakailanman, mamahalin, paglilingkuran habang kami nabubuhay. In Jesus' name. Amen and amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen at amen. Mga kapatid, pumanatag na po tayo. Huwag na tayo mag-isip ng kung ano-ano. I-relax, hinga po kayo ng malalim. Amen. Tayo pinagpala ng Panginoon sapagkat ang Diyos na ating kinakatagpo sa pagninilay na ito, isang Diyos na mabuti. Isang Diyos na nagmamahal sa atin. Isang Diyos na lagi nagmamalasakit. Amen po. So marami pong salamat, mga kapatid. At nawa, i-share niyo po ito. I-share niyo po. Kung hindi man kayo magsasubscribe, dear brothers and sisters, i-share niyo po. Share nyo lang, naglilingkod na po kayo sa Panginoon. Tandaan po natin, ang purpose po nito, mga kapatid, ay para maabutin, abutin ang hindi pa naaabot na mga kaluluwa. Amen? Kaya, paggamit po kayo sa Panginoon sa pamamagitan lang ng pagsishare. Wala namang bayad dyan. Wala namang effort kayo dyan masyado. Share nyo po, mga kapatid, at naglilingkod na po kayo sa Panginoon. At ang Diyos po ang bahala magpala sa inyo. Amen po. At kung loloobin ng Panginoon, ay magkita-kita ulit tayo sa Friday. Amen po. Okay, maraming salamat po. And God bless us all.